1, 2, 3, come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng tender juicy hotdog. Dahil sa tender juicy hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. Diyos ko, marami tayong chika ngayon. So, ito nga kaninang umaga, pumasok na si PE teacher kasi may sakit siya yesterday. Tapos, so, super parang feeling ko na miss niya ako ng bonggong-bongga. Kasi, ano eh, pare ang lapit niya sa akin eh. Alam mo naman ang discarte niyan kapag nami-miss niya ako, lapit niya ng lapit. Sa super smile. Tapos, sabi niya sa akin, nagkasakit nga daw siya. Tapos sabi ko, ah, okay. Pagkatapos, ano, sinabihan niya ako na magsuot ka nga ng mask kasi maraming may sakit. Baka mahawa ka at magkasakit ka din. Concern, di ba? So, yun. So, nakakatuwa. Ako kasi, para sa akin, ano, nahirapan ako huminga kapag laging nakamask. Tapos, ang nakakaloka kasi, dun sa school namin ngayon, ang dami talagang may sakit, ang dami may trangkaso. Alam mo siguro gawa nga ng weather, isa na nga ako doon na medyo sinisipo, ng bonggang-bongga. Paano naman kasi, ang init tapos ang lamig, di ba? So, kailangan ko ng yakap soul at kiss spirit, charot. So, yun, nakakaloka. At eto na, Diyos ko, marami tayong chika ngayon na magtataas ang kilay ninyo. Kaya, guys, hindi ko na patatagalin para sa unang chika. Sabi ng ganon, si Chris Nan, possible daw makatapat si Vina sa Miss Charm. Anong chika ko dyan? Alam mo, sa totoo lang, kung ilalaban si Vina dito sa Miss Charm, ay bongga. Kasi syempre, iba yung atake ng Miss Charm. At bagay na bagay doon si Vina. Kasi alam naman natin na si Vina noong Thailand ay talaga naman palaban. Pero, ako na nagsasabi sa inyo, hindi yan makakalaban sa Miss Charm. Kasi, she's a married already at hindi na pwedeng sumali ang mga married sa mga pageant katulad ng Supranational, Miss Charm, Miss World, Miss Grand. Hindi sila pwede doon. Miss Intercontinental, as in Miss Universe lang ang nag-a-accept ng misses. Sila lang ang pageant na pwede. And then the rest, wala na. Maliban na lang talaga Mrs. Universe. Doon siya nababagay. Di ba, Christine Ann? So, yon. Kaya sa mga nag-a-ambitious na sana daw sumali si Vina sa iba pang pageant, sorry guys, hindi na siya sasali. Oh. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss India versus Miss South Africa sa Miss Universe, sino ang nakikita mong malakas? To be honest, pareha silang maganda. Pareha silang kabugera. Pareha silang magaling ang communication skills. Pero, wala sa kanila ang mananalo. Charot. Kasi, between yan, Antonia at saka Philippines, ang magla-last two standing dyan. To be honest, yan ang nararamdaman ko. Pero, etong India at saka si Miss South Africa, top 16 lang yan. Oh, diba? Inusgahan na natin. Hindi. Nararamdaman ko talaga na magla-last two standing dyan si Vina, si Antonia at saka si Michelle D. Yes! Kaya, guys, para sa akin ha, kung si India at saka si South Africa, sino ba ang mas malakas? Ako, mas nalalakasan kasi ako kay India. Mas parang iba yung pinapakita niyang confident kasi syempre artista siya sa India. At alam mo yon na kapag mga artista kasi syempre yung kumpiyansa nila mataas na. And then kabugera yung kanyang pasarela. And then makuda si girl. So para sa akin si Miss India ang malakas at maganda. And then, ang India ngayon parang feeling ko talagang palaban, di ba? And then, ito nga, speaking of India, syempre may mga kandidata ngayon sa Supranational ng India na ready-ready na for
competition para sa 2024, o diba? Ang aga-aga. Ako, to be honest, kasi yung ano kasi, yung isa sa mga naging title dito sa Miss Viva Universe, diba? Miss Viva India, ang isa doon ay supranational. Actually, yung kandidata nila for supranational for next year, I think sobrang ganda. Mas maganda siya sa pinadala nila noon last time. Mas bongga yung beauty niya. And then, I think, kabugera. Akala ko babawal yung another pageant. Bakit ang India pinapayagan nila? Di ba? Nadalawa ang title sa isang pageant. Ito talagang, ano, si Kun An, may kinikilingan. Di ba? Kasi di ba sabi nila, gusto nila, as long as possible, dapat daw, yung title daw ay universe lang at walang kahalo. Pero itong sa, ano, sa Viva, sa Diva, Diva pala, Diva, Diva India, ano eh, meron silang supranational at saka universe, on daya, charot. So, yun. Anyway, so yung kandidata nila, gusto ko yung beauty para doon sa supranational. And then, meron pa siyang mahabang panahon na magpiprepared kasi isang taon ng kanyang preparasyon, no? Diba? Ang bongga, 1 year preparasyon. And then, syempre, yung pambato ngayon ng India sa Miss International, maganda din. Gusto ko rin yung pambato nila doon. Nararamdaman ko nga mukhang a-atake yun eh. Kasi ano, iba yung beauty niya. Parang first time lang sila magpapadala ng ganitong kasop yung beauty. Mas gusto ko to kesa doon sa Miss Earth na ipapadala nila. Kasi parang feeling ko, yung beauty ng Miss India nila ngayon dito sa Miss International, nakuha nila yung tamang timpla ng Miss International. Di ba? So yun. Pero abangan natin kung aari ba nga ba si girl doon sa Miss International. Ay, nako, exciting to. To be honest, yung mga pambato ng India, kompleto na sila eh, no? Meron na silang International, meron na silang Earth. Ay, yung sa Miss Grand na lang ang hinihintay ko. So yun. So, yung mga pambato nila sa International pageant, actually, magkakamukha silang lahat. Pagkatapos, parang feeling ko, ano, sa bagay, isa lang naman yung lahi talaga ng India. So, magkakahawig sila. Tapos, parang feeling ko malakas sila ngayon taon na to sa mga international pageant. Eh, dati naman ang malakas ang India, kahit naman noon, malakas talaga sila. At talagang umaariba sila noon. Lalo na sa Miss Universe, sila yung matinding kalaban noon ng Venezuela bago mag-shine like a diamond star ang Philippines. So, sila na muna yon. Kaya lang, sila kasi hindi talaga ni Tokyo yung mukha. Talagang yung ganda na pinapakita nila noon sa Miss Universe, ganun na talaga yung beauty. Eh, ang mga Venezuelan, di ba? Talagang, ay nako, retoke kong retoke. Charot! Pero, ano, malakas dati ang India sa Miss Universe. Lagi sila pumapasok sa semifinals. Di ba? So, yun. Isa sila sa mga inaabangan ko dati. And then, ngayon natutuwa ko kasi parang nagbabalik na sila. Oh. At ito pa, sumunod na chika. Mama something in Mora, Bia Mateo. Dapat bang sumali pa sa Miss World Philippines? To be honest, si Rabia, dati yung nag-restart yan. Yung kakwentuhan ko yan dati. Sabi ni Rabia, ang pangarap daw niya talaga is Miss World. Kasi nga, di ba, Indian beauty. Tapos, alam naman natin yung mga Indiana, malalakas sila sa Miss World. So, yun. So, yun daw talaga yung target niya. And I think naman, yes, maganda si Rabia para sa Miss World. Actually, kung sasali siya this time, parang mas malakas yung laban niya. Kasi, alam naman natin si Rabia na mas maganda na siya ngayon, mas na-develop na siya ngayon, mas confident na siya ngayon. Kumbaga parang dati kumpiyansa na siya ngayon, mas nag-level up yung beauty niya. In fairness sa kanya ha, mas lalo siyang gumanda talaga. And I think kung lalabas siya ng Miss World Philippines, mananalo to. And then pag pinadala mo to sa Miss World, kakabugto ng bonggang-bongga. Di ba? So, yun. So, ewan ko lang kung plano niya pa sumali. Kasi sabi niya noon, gusto nga daw niya sumali sa Miss World. Hindi ko lang alam kung bet niya pa ngayon. At ito ang inaabangan ng lahat. Atisa Manalo. Si Atisa Manalo ay isa sa mga napipisil talaga na sumali sa Miss Universe Philippines. At marami talaga naghihintay sa kanya na sana sumali na si Atisa Manalo. Pero ngayon kasi, visible siya ngayon sa lahat ng mga iba't ibang klase ng mga regional pageant sa ating bansa. Lagi siyang naiimbitahan maging judges. And then, parang ito na rin yung senyales na si Atisa Manalo ay magbabalik sa beauty pageant. Hindi ko lang alam kung
etong taon na to ay talagang sasalang na siya sa Miss Universe Philippines. Eh kasi naman, taon-taon natin itong hinihintay. Para itong si Antonia Forsyl din, no, ng Thailand, na para inaabangan talaga siya. Taon-taon inaabangan talaga siya sa Miss Universe Thailand. Pero dumating talaga yung time na yon, sumali na siya at nanalo naman siya. And then ito din si Atisa Manalo, taon-taon na rin ito natin hinihintay. Parang taon-taon talaga isa siya sa mga wishlist ng mga vlogger na magbalik dito sa Miss Universe after niyang sumali sa Binibining Pilipinas at nag-first runner-up nga sa Miss International, di ba? And then, ngayon, syempre, inaabangan pa rin siya. Marami na nagsasabi na kung hindi na daw sasali ito si Atisa Manalo, pero parang feeling ko, nararamdaman ko, sasali uli si Atisa Manalo sa isang taon. At kung sasali uli si Atisa Manalo, tingin ninyo guys, mananalo kaya siya? Ako tingin ko, kaya niyang manalo. Pero sana talaga mapaghandaan lang ni Atisa Manalo ng maigi. Yung mapag-aralan niya ng maigi ko ano yung transformation na gagawin niya from international to universe rather. Kasi parang feeling ko medyo mahirap kasi talagang manalo ang international sa Miss Universe. Yung mga taga Miss World, madali silang mag-title. Pero yung international, kasi siguro malayo yung caliber. Kasi di ba sobrang soft kasi ng Miss International. And then ang universe kasi is sobrang fierce. So ngayon, parang feeling ko kapag sumasali ang mga taga Miss International dyan sa Miss Universe, parang medyo nahihirapan silang i-transformation yung sarili nila. At sana ito ang magawa ni Atisa Manalo in the future kung sakasakaling sasali siya sa Miss Universe, yung kanya transformation as a candidate for the Miss Universe. Oh, diba? So yun yung inaabangan ko. Ako naniniwala naman ako kay Atisa Manalo. Yung caliber niya, naniniwala ako na magaling siya. Naniniwala ako sa lahat ng talagang gusto niyang ipakita pagdating sa entablado. Kasi malakas naman talaga si girl. Pero sana lang may makita tayong transformation mula doon sa eksena niya kung sasali man uli siya. Diba? So yun. Kaabang-abang, parang nararamdaman ko this 2024 babalik na si Atisa Manalo. Are you excited? So yun, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika ninyo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun, so guys, maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas basta maganda ka. Charot! So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.